You know, good day sa inyo and welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa ulit ako ng diagram, no? Diagram na pwede nyo magamit. Isa rin to sa mga basic ulit yan, ha? Basic ulit, no? So, nakita nyo naman sa first part nitong video to, no? Gamit ang dual horn or yung MOCC horn natin, a loud horn. Sumasabay siya sa pagbusina. Yun ang parang pinakasabihin natin, passing light gamit yung MDL natin, no? So paano ba wiring yan? Kung tutusin, marami na rin naman nakakagawa nito, isa na rin naman to sa mga basic nga talaga, no? So ayan, magsimula tayo. So itong diagram na to, advantage to sa may mga mini driving light na naka-install na mini driving light, tapos may mga naka loud horn na, sabihin natin nagpalit na sila ng dual horn yan. So ito, magsimula tayo. So ang mga na dito naka-drawing dito, no. So basic lang ulit sa stock horn wire, yung pinagtanggalan nung stock horn natin, yung stock wiring harness 'yon. Tapos relay, oh yan, dito na naman tayo. Kahit fault ulit ako, walang problema, no. Relay, 4-pin relay or 5-pin relay, kahit anong ilang pin yan o ilang binti yan, walang problema. Kahit 5-pin relay yan, basta wag natin gagamitin yung gitnang pin ng relay natin. Tapos battery, tapos fuse, yan. Dito na naman tayo sa fuse, no? Kahit fault ulit, walang problema. 15 ampere na fuse ang gagamitin natin dyan. Tapos yung horn, yung dual horn natin, MOCC, tapos yung MDL, yan. So, tulad na sabi ko kayo, marami na nakagawa ito. So, basic na lang to. Sa stock horn wire, ang connection niya, syempre, sa 85 or 86, kahit magkabaliktad ng lagay yan, walang problema yan, no? So, pwede rin to sa kahit anong motor. So, ang connection niya, sa 86, yung isa naman, sa 85. Yan. Tapos sa battery, fuse number 30. Oh, yun. Tapos sa MOCC horn, ang connection niya, syempre yung dalawa, ground or negative. Yan, ulitin ko ulit, no. Ground, body ground or negative, direkto nyo sa negative ng battery. Walang problema pag samahin nyo. Tapos yung isa naman, ayun yung magiging positive natin. At then, kahit alin sa horn or sa mga loud horn ngayon, kahit magkabaliktad yung positive, negative yan, walang problema. So, gagawin natin dyan, pagsasamahin natin. Yan, pagsamahin. Tapos ang connection niya dito sa number 87. Yan, basic lang naman to. Madali lang to. Tulad nga sabi ko, kung kayo mayroon ng dual horn, tapos mayroon na kayong MDL, tulad siya, maski hindi mini driving light, kahit mga sabihin nating laser gun or blue water, pwede rin. Ang connection natin dito, ato sa mini driving light, assuming mayroon na siyang relay, no? Pero hindi tayo kukonnect sa relay ng mini driving light. Ang kukunin lang natin connection dito, yung high ng mini driving light ito. Ito yung low, ito yung ground, ito yung high. So, sa akin kasi ang high ng mini driving light ko yung yellow wire, eh. So, ang connection ko dito sa yellow wire. Pero bago yan, bago malagyan ang connection yan, kailangan natin ng isang diode. Yan. So, anong klaseng diode naman ba yun? Siyempre, ang diode na yun, rectifier diode. Kung ilang amperes, pwede kayong bumili ng 6 to 10 amperes na diode. So, ganito, diode. Ganito tayo ng diode. Ayan. Siguro yung iba alam na kung ano yung diode, no? Kung anong trabaho ng diode. So, ang trabaho ng diode, na-allow lang niya sa isang direction yung flow ng current. For example, ganito.
maglalagay ako ng connection dito ng positive. Ang flow lang ng kuryente niyan, pag ganun lang, papunta lang dito ang connection niyan. Hindi pwedeng bumalik. Kumbaga ito yung ito yung nagba-block kung sakaling may babalik man na flow ng kuryente, iba-block niya dito. So kailangan hindi magkabaliktad 'yan. Kasi mayroon yung anode sa cathode. Ito yung negative, ito yung positive niya. So kailangan hindi magkabaliktad. So saan ba ang connection? Ang connection niya syempre dito sa high. Yung may silver na kulay, yun ang i-connect natin sa high. Yan na. Sa high ng mini driving light. Yan. Tapos, yung isa naman, yung kulay itim naman na walang silver, ang connection niya dito sa number 87. Ito, 87. Ito. Galing sa relay ng dual horn. So, ayan. Napakasimple lang at napakadali lang. Ayan ang sa mga basic. Kaya katulad sa mga sinasabi ko, lahat ng mga ginagawa ko dito ng mga basic lang. Oh. Hindi pa ako gumagawa dito ng mga komplikado, masyadong komplikadong wiring. Kumbaga, mag-concentrate muna tayo sa basic. Kasi, pag once na matutunan nyo yung basic, madali na lang yung ibang mga komplikadong wiring. Makukuha at makukuha na natin yan. So, ayan. Ganyan ang connection sa mini driving light. O, paano naman kung laser gun? For example, drawing lang ako dito saglit. Laser gun or blue water, ang i-connect natin. Paano ang connection? Siyempre, madali lang din. Yan. Madali lang din ang connection niyan. Ayusin ko lang yung camera. Siyempre, dalawang wire lang yan eh. Isang negative, isang positive. Siyempre, yung isa niyan, sabi natin, isang wire, diretso na siya sa negative. Yan. Tapos, siyempre, kung gusto nyong magkasabay yung, for example, meron kayong MDL, tapos meron kayong laser gun, no? O sabi natin, blue water na ilaw. Pwede nyo lang, sumiris kayo dito. Pwede kayong kumunek dito. Pwede kayong kumunek dito sa diode na to. Dito naman, ito yung negative, ito yung positive ng laser gun or kaya blue water. Pwede kayong kumunek dyan. Pwede kayong sumiris. Para pag once na nagbusina kayo, sasabay yung mini driving light nyo saka yung laser gun, yung laser gun or blue water. Kung ano mang auxiliary light meron kayo, sasabay yan pag bumusina kayo. So, ganyan lang yan ha. Napakasimple lang yan ha. Kung kayo mayroong laser gun o blue water, assuming no, may relay na siya. Pero hindi kayo magkoconnect sa relay ah. Hindi rin kayo magkoconnect dito sa relay nito. Doon kayo kukonnect, hanapin niya lang yung high. Ito sa yellow wire ako kumunek nito eh. Ito, hanapin niyo yung positive ng laser gun nyo. So, ganun lang. Kasi may connection na kayo dito sa relay dito eh. Dito. Pero gagana lang yan, pag bumusina kayo. Yan. So, ganyan. Simple lang yan. So, bakit natin kailangan ng diode? Kasi ang mangyayari dyan, kung sakaling hindi natin lagyan ang diode dyan, binuksan mo yung mini driving light mo, flow ng current na positive, babalik siya, dadaan dito, papuntang busina. So, pag binuksan mo yung mini driving light mo, bubusina rin yan. Kaya kailangan natin ng diode para in case na buksan mo yung mini driving light mo, buksan mo yung laser gun mo, hindi na babalik yung positive current dito o yung power nga, no, yung source na positive. Ang ginagawa niya, ibablock niya. Ako, hanggang dito lang ang kuryente, hindi na siya tutuloy para bumusina. Pag bumusina ka, saka pa lang papasok dito. Sasabay yung mini driving light mo saka yung laser gun or blue water mo. So, ayun lang. Simple lang yan, no? Sana makuha nyo na. Napaka-simple lang yan. So, ayun lang for today, no? Like, share, and subscribe na lang. Saka, pakiclick na lang ating notification bell para updated kayo sa kada video natin ina-upload. So, ayun lang for today. Salamat!